pinaka-memorable moment sa akin is yung tinext ako ni Ate Jan. Ate Jan, yung kasama ko sa value segment, sabi niya sa akin, "Ang bait mo, ma, kung gusto ko tayong maging best friend." Ano po, nakakotouch kasi nakaka-comfort sa akin yun na malaman na merong someone na na-appreciate ako, na-appreciate yung value ko as a person, tapos gusto pa ako maging best friend. Diba? So, yun nga mga ka-CFO today. Let's bring comfort to our loved ones and make them feel good by doing something small but nice for them. And syempre, expert dyan ang CFO today dahil lagi nga namang comforting ang stories na hatid sa inyo ng mga kapatid sa Christian Family Organizations. Katulad na lamang ng mga kwentong ito. Comforting na, inspiring pa. Kaya, san ka pa? Dito ka na tumutok sa programa kung saan ikaw ang bida. Yan ka lang, magbabalik pa ang CFO Today! CFO Today! Virtual classes, virtual meetings, virtual gatherings, usong-uso talaga ang mga virtual events dahil sa sitwasyon natin na sa ngayon ay hindi tayo basta-basta pwedeng makapag-actual events. Kaya alamin natin kung ano ang ginawang diskarteng pangnegosyo ng ating guest mula sa distrito ng Bulacan sa pamamagitan ng virtual platforms. Let's watch this! Hello po mga kapatid, ako po si kapatid na Rino Trinidad, isang mga awit may tungkulin sa pagsamba ng kabataan at kasalukuyang pangalawang pangulo ng Kapisan ng Kadiwa sa distrito. Ako po ay kabilang sa Kapisan ng Kadiwa mula po sa lokal ng Baliwag, distrito ng Bulacan. I am a freelance virtual assistant. Currently, my role is a customer support manager in a company in the UK. Freelancers or virtual assistants are self-employed workers who offer specialized administrative service, usually in a remote location or a home office. Currently, I am offering different skills and services to clients abroad and here in the Philippines, such as sales, appointment setting, data entry, customer service, marketing, and social media management, as well as technical support services. Nagsimula ako maging freelance virtual assistant last year. Naka-work from home yung mga employees that time, pero temporary lang. I found out na there are better opportunities sa pagiging freelancers compare sa pag-work sa corporate at BPO companies. Mas flexible, permanent work from home, at iba't ibang mga opportunities yung nakita ko. Naging inspirasyon ko siguro yung pagkakaroon ng flexibility talaga. Kasi pagka-freelance ka, pwede ka mag-work anywhere, pwede ka mag-work anytime, pwede ka magtrabaho or kumuha ng iba't ibang companies, magtrabaho sa different companies. Since independent contractor ka naman, magkakaroon ka ng opportunity to work with multiple clients at pwede ka mag-work full-time, part-time, o depende lang talaga kung kailan mo gusto magtrabaho. Ang kagandahan sa freelancing, kahit sino na may skills, halimbawa ikaw ay accountant, engineer, bookkeeper ka,
architect ka o kaya naman office admin ka, eh, pwedeng-pwede mo nang i-offer yung skills na yon sa mga companies abroad. Pwede ka na mag-start ng freelancing career mo. Ang ginagawa ko talaga ay ang pagkakaroon ng excellent customer service skills. Napakahalaga ng excellent customer service skills kasi yan yung naging edge ko para makakuha at maka-acquire ako ng maraming client. Yung professionalism at higit sa lahat yung pagpapahalaga sa mga business na mga clients ko. Napakahalaga na magkaroon ka ng excellent customer service skills kasi pag meron kang excellent customer service skills, mas madadala mo yung brand ng company na nire-represent mo, mas madaling ka makakuha ng client kasi nagkakaroon ka ng strong relationship between you and your client, at mas madali mong mamamanage or magkakaroon ka ng kakayahan na ma-handle ang mga difficult customers. Ang pagiging freelance virtual assistant ay sobrang in-demand lalo nung nag-start ang pandemic. Sa mga gustong mag-start ng kanilang career as freelance, kailangan mo lang gumawa ng profile at ng iyong portfolio sa mga freelancing platforms. Pero sa tips, dapat lagi tayong innovative. Yan ang number one. Innovative tayo sa pag-alam or pagtuklas ng mga iba't ibang skills. Dagdagan pa natin yung mga skills. Continued learning, kumbaga. Manood ng mga videos, ng mga trainings, kung paano natin ma-enhance ang ating mga skills. Second is hard work. Kailangan masipag at minimake sure natin that we provide quality and excellent service sa mga clients natin. Dapat laging happy ang mga clients natin. At higit sa lahat, number 3, laging unahin ang pagtupad. Lagi nating ipagpauna ang mga bagay na para sa Panginoong Diyos. Ang aking formula nga sa success ay sipag sa pagtatrabaho plus pagtitiwala sa Panginoong Diyos equals pagtatagumpay. Kung kaya kong magtagumpay sa digital business, kaya nyo rin. Kaya, karirin nyo na yan! Pag gusto, may paraan. Gaya ng nagawa ng ating guest today. I hope you all learned something valuable at in a few years, lahat tayo tech-savvy na at kayang-kaya ng magkaroon ng digital business. As for me, magpapaturo muna ako para maging techie. I'm Ka Harmony Adyao. Next time po ulit ha! So bye-bye po tayo only here on CFO Today. Hello CFO Today Kids! Nakapag-ipon na ba kayo this year? Aba kung hindi pa, may ituturo kami sa inyong art project kung saan magagamit ninyo sa inyong pag-iipon ngayong taon. Ako po ngayong Kuya Haji Rieta at be ready na and let's do it today! Pwede pa itong magamit ah. Ano po, ate? Hello po sa ating mga viewers! Napakahalaga na maturuan ang mga bata ng tamang pag-iipon. At the same time, ang mga bagay na maaari nilang gamitin sa pag-iipon. Kaya naman, tuturuan namin kayong gumawa ng creative piggy banks out of used container na tiyak na magagamit ninyo at makapag-ipon. Samahan nyo kami and let's do it today! Bago natin simulan ang ating project, make sure na nasusunod natin ang health and safety protocols. Narito po ang ating mga gagamiting materials sa paggawa ng DIY project. Used container, glue or paste, botones, gunting o cutter, at colored paper. Ready na ang ating mga materials. Ready na ba kayo? Opo, ate. Mga bata, mag-ingat sa paggamit ng gunting ha. Magpatulong sa mga nakakatanda para maging safe. Simulan na natin? Narito po ang procedures sa paggawa ng creative piggy bank. Una, takpan ng colored paper ang used container. Pangalawa, lagyan ng mga botones. Idikit ito gamit ng glue or paste. Pangatlo, mag-cut ng iba't ibang uri ng hugis gamit ang mga colored paper
At gaya ng botones, idikit ito sa palibot ng container gamit pa rin ang glue or paste. Panghuli, butasan ang ibabaw ng container gamit ang gunting upang dito ipapasok ang ihuhulog natin sa ating ginawang alkansya. Hindi na rin bago ang ganitong mga DIY, lalong-lalo na sa mga kabilang sa pagsamba ng kabataan. Katunayan, nakapagsagawa na ang aming distrito ng ganitong aktibidad kahit na may pandemya habang sinusunod ang mga protocols. That's it mga kapatid! Naway nabigyan namin kayo ng another idea on how to make a creative piggy bank. Aside from that, naging way rin ito upang maturuan natin ang mga kapatid na maaari pang mapakinabangan ang mga bagay sa ating tahanan. Muli, ako po si kapatid na Remedy Amistad, laging tandaan na iba ang kabataang malikhain at mapamaraan. And we did it today! Maraming salamat po. Nakapag-ipon na tayo. Nakatulong pa tayo to eliminate the plastic bottles na problem sa ating kapaligiran. Alright. Ako po ngayon kapatid na Kuya Haji Rieta. Always remember, iba ang kabataang malikhain at maparaan. Saan pa ba yan? Dito lang yan sa Do It Today! Find the radius of the circle with the equation x squared plus y squared plus 4x plus 12y plus 15 is equal to 0. Yung susunod, kaya ko to. Find the coterminal angle to 11 pi over 6, that is between 6 pi and 8 pi. Try ko yung last one. What is the point negative pi square root of 2 over 2? Negative pi square root of 2 over 2 written in polar coordinate form. Parang kahit anong piga ko sa utak ko, hindi ko kayang isolve to. Pakantahin nyo na lang kaya ako. Pero may kakilala akong kapatid na kayang isolve to. Kahit nakapikit pa. Ating kilalanin si kapatid na Jerzel Cervantes mula sa distrito ng Naga City, Camarines Sur na. Intellectually gifted na, spiritually gifted pa. Panoorin po natin ito. Got the correct answer. Hello po mga kapatid. Ako po si kapatid na Jerzel Cervantes mula sa lokal ng Naga City, distrito ng Naga City, Camarines Sur. Ako po ay mga awit sa pagsamba ng kabataan. Get to know my story and be inspired today. Ngayon pong new normal, marami pong tasks sa school. Pero goal ko po na matapos on time, before the deadline. Inuuna ko din po ang aking mga schoolworks kaysa sa paglalaro at panonood. Favorite subjects ko din po ang math, science, at English. Hilig ko rin po ang sports. At
pagdugtog ng mga instrumento. Kagaya ng flute. Ukulele. At violin. Na naging pastime ko po ngayong stay at home kami ng mga kids. Nag-start po ako sumali sa mga contest noong 6 years old po ako. Sumali din po ako sa mga school contest. Nag-participate din po ako sa regional at national round. Nakasama din po ako sa international competition sa Vietnam. Happy po ako dahil po supportive ang aking pamilya. Dahil busy po ako sa school at sa mga competition, may time po na sasabay po ito sa aking mga church duties. Pero ang aking priority po ay ang church duties. Dahil po ito ang nakita ko sa aking mga magulang. Active po ako sa school pero mas active po ako sa mga church activities. Lagi po ako sumasali kasama ng aking mga kapatid at mga kaibigan. Nag-e-enjoy po kami. Kagaya ko po na nasa pagsamba ng kabataan, always remember na dapat hardworking tayo para maabot ang ating mga pangarap at mga goals. Unahin na muna natin ang ating mga schoolwork bago ang panonood at paglalaro. Kung active tayo sa school, dapat active din tayo sa mga church activities. Para hindi lang tayo academically active, spiritually active pa. I am Giselle and I hope I inspired you today. Tunay na nakakahanga. At her early age, napakarami ng naging achievements ng ating kapatid kasabay ng pagiging isang dedicated children worship service officer. Ako po si kapatid na Jam sa Kilayan, also known as Host Jam, na nagbibigay ng banayad na paalala na bukod sa pagsosolve ng mga mahihirap na math problems, ay atin ding mararamdaman ang fulfillment higit sa lahat mula sa ating masisiglang pagtupad ng ating tungkulin. Till next time, so stay tuned! Ta-ta! Mula po dito sa bayan ng Santa Cruz, Laguna, ako po si kapatid na Catherine Ertula para sa Iglesia ni Cristo News Network. At welcome po sa Kaming Tipo! Blaan Tribe Delicacies? Medyo bago po ito sa pandinig ko ah. Eh kayo po, our dear viewers. Well, kung maging kayo ay hindi masyadong familiar dito, worry no more because today ay isasama tayo ng Sister Graciela sa kanilang activity. Let's watch this! Malungun is Arangani's gateway to the Davao region, bordering General Santos City and the province of Davao del Sur, the town offers a lot of potential for business ventures. Showcasing the Blaan tradition is its amazing craftsmanship. For investors who want to take opportunity of an emerging market as well as tourists who love the outdoors, Malungun is the perfect place. Hello po mga kapatid! Ako po si kapatid na Graciel Garmino, isang kadiwa mula po sa lokal ng General Santos City. May tungkulin po ako sa Finance Department at isang correspondent ng District Multimedia Bureau.
Ako po ay kabilang sa Tribong Blaan, kung kaya't ngayong araw ay dadalhin ko kayo sa dako kung saan marami sa ating mga kapatid na kabilang sa tribo ang naninirahan. Sasaksihan din natin ang kanila aktibidad na kadiwa fruit carving o food design challenge. Ang Tribong Blaan ay kilala bilang masayahin, mabait at masisipag na mamamayan. Sinisikap nilang ma-preserve ang kanilang kultura at kahalagahan ng kanilang presensya sa komunidad sa pamamagitan ng turismo. So, andito na tayo sa municipality ng Malungon kung saan nakikita natin ang dakong ito ay bulubundukin at mostly ang kabuhayan ng mga taong nakatira dito ay pagtatanim. Simple lang ang buhay sa dakong ito, subalit masasarap ang kanilang pagkain at fresh from the farm, ika nga. Ngayong araw ay tuturuan ko kayong magluto na aming paboritong ulam. Ang una ko pong ihahanda ay ang lutanok o steamed chicken. Isa ito sa aking paboritong ulam kaya sa tuwing ako po ay umuwi sa amin po, ito ang laging inihahanda po na aking lola. We were always looking forward to this kind of food nung ako pa ay bata pa. Ang susunod po na aking ihahanda ay ang paklapak anok o grilled chicken. So ayan, sana po ay nagustuhan niyo ang aming inihanda at kung maggagawi kayo dito sa aming lugar, ay nakahanda po kaming samahan kayo at ipasyal. Tinitiyak po namin mag-e-enjoy kayo dito. Napakasaya po at naging bonding na din po namin ng mga kapatid sa dakong ito ang aktibidad ngayong araw. And this is my story today. So ayun po pala ang Blaan Tribe Delicacy. Eating that delicious food in a beautiful place like that, it's amazing! Hoping one day, sana makarating din po tayo dyan at matikman ang pagkaing bumida sa inyo pong aktividad. I am Sister Enzy Kuyo and this is your story today! Break! Since I was younger, I knew the Lord God was with me. His power greater than any possibility. Oh! Kamay Karas! I didn't see you there. Di ko po kayo nakita dyan. Di po kayo nagsasalita. Nagko-cover lang po ako kasi today, malalaman po ninyo ang ating Discover Today! Kasi it's time for your quick entertainment break. Breaktertainment dito lamang po sa CFO Today! Mga kabrikada, it is a known fact na madami pong nahihilig ng gumawa ng cover, mag-discover po ng kanilang mga musical talent as we stay at home. And including na po dyan ang ating mga favorite INC original music. Ano po kayang INC original music ang kanilang i-cover today? Well, let's roll it! My sheep.
ako sa Distrito Eclesiastico ng San Jose, Mindoro Occidental. We have Sister Leia Santiago singing the INC original music entitled Shield. Let's discover it today! The last time that he tried to pierce me with a word, they didn't know why, I just let it pass me. You are my shield, yeah. Oh God, you are my shield. The last time that he tried to pierce me with a surprise, there's just one answer I know. Yeah, I'm just another silent soldier awaiting your command. That night in serve your hands in my greatest trials, you've taught me that I should. You are my shield, yeah. Oh God, you are my shield. Yeah, 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 yeah. Kabrikada, you can always go and search for your favorite INC original music sa ating official YouTube channel. Just type and search for INC original music. And if you wanna make a cover, we never know. Baka yun na pong aming next na i-feature dito sa Breaktertainment. This has been your host, Sister Nina Nobelio, telling you to sing your heart out that it may inspire all those who are around you. See you tomorrow po dito lamang sa ating Breaktertainment, your quick entertainment break in CFO today. Bye everybody, stay safe, see you tomorrow, and break it down. Bye-bye, see ya! At yan po mga inspiring stories natin this Tuesday. Kayo ba mga ka-CFO today? Share nyo na sa amin kung ano ba ang favorite story ninyo sa episode ito using the hashtag CFO Stories. And mag-comment lang kayo kung ano ba yung most comforting message na na-receive ninyo para, di ba, we can comfort others too. The good thing about the internet is there are so many things that can make us feel good about ourselves. Pero syempre, maging maingat lang din tayo palagi. And let's not believe everything that we see and read online. Always remember to ask guidance from our Lord God para sure na magiging maayos ang mga desisyon natin sa buhay. Diba? Ako po si Kapatid na Makamay-chan, always ready to inspire you with stories of Christian living, only here on CFO Today.